Hello mga ka-legit Bover Cods, Jose Manalo and Bossing nagsalita na patungkol sa tumpong namumuo nila kay Alan Kay. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Of course, bago nga tayo magpatuloy sa ating updates, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Bover Cods po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po mga kapatid at mga talaga namang masasabi nating mga legit ano, dahil lagi po natin nakikita ang inyong mainit na suporta sa TBJ, sa Legit Bover Cods, and of course sa lahat ng mga TBJ defender. Maraming salamat po. At ngayon pag-usapan natin ito dahil kahapon po nag-post po ang TBJ sa TBJ Facebook account itong si Alan K, kung saan na-feature nga yung kanyang bahay, yung kanya pong blessing para sa panibagong bahay po ni Mr. Alan K. Kasabay nga nito ngayong araw wala po si Alan ano, dahil una may mga prior commitments po siya today. Sabi po kasi nagbukas po siya ng kanya pong clowns, yung kanyang business ano, at kasabihin nito talagang sunod-sunod yung blessing po ni Alan K, dahil ito nga napablessing niya na pumuli yung kanya pong bahay. So dahil po dito marami pong nagtataka kung bakit si Miles Ocampo lang daw di umano ang invited dun po sa nangyaring blessing po sa kanyang bahay. Pero makikita natin na nagpakitering po itong si Mr. or si Alan K, no? Ibig sabihin, kung nagpakitering siya, marami siyang ina-expect na bisita. Pero nakita lang po natin si Miles Ocampo. So dahil po dito, nagtanong ang ilan sa mga Bover Cods at napag-usapan nga nila ito during the Sugod Bahay mga kapatid segment. Nagsalita na po si Jose pati po si Bossing patungkol sa issue na ito. So para hindi naman po siya talaga issue. Kumbaga parang masaya din naman kung paano po pinaliwanag o kung paano po nag-react si Jose tsaka si Bossing. Maaring tong mga oras na to yung nakuha na ng picture, wala pa po yung mga Bover Cods. O kaya naman, may mga prior commitments po yung ibang mga Bover Cods kung bakit hindi sila nakarating. Pero imposible po na hindi po sila at hindi sila iimbitahin ni Alan K, 'di ba? Sabi nga po ni Jose Manalo doon po sa So Goodbye mga kapatid segment, for 44 years magkakasama daw sila tapos hindi raw sila invited. Pero that's really ano lang, joke lang naman po yun ni Jose, no? At mamaya makikita natin yung reactions niya, pero talagang nakakatuwa lang dahil talagang bongga po, no? Yung mga materialis na ginamit po dito sa bahay ni Alan K, talagang masasabi mong grabe, pinag-ipunan at pinaghirapan. Ilang clowns na rin po kasi ang meron si Mr. Alan K, at matagal na rin po talaga siyang namamayagpag sa industriya ng showbiz, kaya no wonder or hindi na tayo pwedeng magtaka pa kung bakit sobrang dami na rin ang kanyang achievements at marami na rin siyang na-invest dun po sa for the longest time kasi kasama na siya ng TBJ sa EAT at masasabi natin in collaboration dun sa lahat ng kanyang ginagawa, ito na po yung kanyang pinaghirapan. Kaya naman kinukongratulate natin siya at maya-maya lamang mapapanood natin yung ilan sa mga hanash nitong si Jose Manalo, no, patungkol sa bagay na ito. Pero syempre yun po ay ano lang, biruan lang po nila yun at wala pong any animosity or any anger na namumuo between them kasi they are really friends naman. At boss po ni Jose Manalo yan si Alan K sa clowns, no? Lagi po siyang ayan, may kita nyo si Miles lang po talaga yung present, diba? Hindi natin nakita yung ilan sa mga legit Bover Cods pero nagpa-catering po siya, which means marami may talaga siyang ina-expect na bisita, no? Tapos kanina nag-comment po itong si Jose na ano daw, na sila daw ay hindi inimbitahan, no? Talagang dinoise out niya yung gusto niyang sabihin sa publiko kanina. At ngayon nga, ito, panoorin po natin ang conversation between Jose Bigsot, Bossing Big, and Miles Ocampo patungkol sa bagay na ito. Let's watch this.
po yung ilan sa mga hanas ni Mr. Mayor Jose Manalo kanina sa So Goodbye Mga Kapatid segment. At ngayon naman mag-react tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update natin. So inahin natin ang komento mula kay Beth Carpio 3275, noon nayayadab, tasyang naman. Tasyang naman ngayon. Sana po tayo edi sa san pa tayo edi sa EAT na wag na may palang tanda na ng iya, no? Sinasabi ni Ma'am Shibet Carpio. And of course another comments coming from anong balita. Ano Carmina, kumita lang yung mga anak mo kahit sa maling tao, pwede mo sila pagtrabawin. Tagal na ng mga anak mo. Ano nalagay sa acting yung talent nila? Eh walang dating. Sa tama mo na sila nilagay sa tamang mga tao. Nakita niyo si Atasha, kararating lang, welcome, di ba? Isip-isip din. Alam niyo po kasi, parang ano yan eh, para kang sumasali sa isang contest, singing contest. Kahit gaano pa po kaganda ang iyong boses, kapag hindi po tamang kanta, yung kinanta mo, eh hindi rin po yun magmamatch dun sa talent na meron. Kagano'n din po kasi nangyari ngayon dito po sa twins ni Carmina, na parang hindi appropriate na sila talaga yun nandoon, kaya talagang damay sila sa galit ng tao. Sabi ni Tony Santos, may nabasa ako dati na si Soren Legazpi ang nag-udyok sa kambal na mag-join sa Tape EB para mahasa ang hosting skills nila. Ayun, so ito po yung isa sa mga news, no, na sabi nga nito ni Mr. Tony na si Soren nga yung may gusto, which is very true naman, kaso nga lang yun, nadadamay nga sila. Sabi ni user, this call rivalry between Atasha Mulak at Cassie Legazpi, at may bagong Davar Cut sila, Mr. Donald. Mr. Donut po yun. Ayun, welcome na po nila yan, kasi dati napapanood natin yan dun sa kabila. At syempre dahil po nakapag-advance na sila doon at tapos na po yung kanilang kontrata doon, kaya bumalik na sila sa original. Sabi ni Arsenia Dula 5853, nakakatawa ang Gimme 5 kanina dahil kay Raisa na tilapiang manok. Haha, ikaw na lang aling maliit. Ikaw na aling maliit. Ayun. So, ang sabi niya kasi nasa isip niya talaga is tinolang manok, kaso yun yung lumabas sa bibig niya. Sabi ni Fallen Angel, pag artista ka talaga dapat, kung ako kaya Carmina, matibay ang dibdib nila, kasi dyan mararanasan ang matinding pagbati ko sa anak mo at pagkumpara. Pakapala na lang talaga. Lalo't pag gusto ninyo kumita sa gimmick, tawang-tawa ako sa sagot ni Raisa. Gimme 5's na tilapyang manok. Ang saya kanina ng Gimme 5. Kahit na stress mga player na Bokya, masaya pa din. Ayun. Totoo naman, di ba? Alam niyo po, mapapanood niyo po ulit yan sa mga re-replay po nila during the commercial break sa Pre-TV. Ayun. So, salamat po sa inyong mga komento. Please, mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. And please don't forget to like and subscribe for more updates. God bless everyone.